Yung pagkor banatan mo din pasimuno ng sugalo, eh, parang mali yung pananaw niya po sa pagkor. Bakit? Panoorin po ninyo to. Ngayon, nyo sabihin sa akin na wala po silang tinatapakang tao, wala silang niloloko kung nandito po talaga yung kanilang pinopromote na online casino. Wala po kayong nakikita dyan na Aurora Game, Jollibet, Pilbos. Ito po yung mga legit website accredited po ng pagkor. Mali po bang pangalagaan ko ang mga kabataan kahit sa muntikong paalala? O talagang idolo nyo lang po sila, kaya po kahit mali na, eh, pinagtatakpan nyo pa rin. Yo, what's up mga lods? Ang dami pong naglabasang mga Yalu Defender, Kerax Defender, mga online Sugar Roll Defender, mga online streamer na binabanatan ko daw, kesyo pinapakailaman ko mga idol. Etong video na to, pang suplak po to sa inyo, lalong-lalo na po sa walang kaalam-alam sa mga pinagagawa po nila. At bakit nga po ba ginagawa ni Peps TV ito? Eto pong video na to, para po isa-isahin po natin kung ano po ba talaga ang mga nilabag nila. Legal po ba talaga sila na nagpo-promote nito? Legit po ba yung mga pinopromote nilang online casino? Pagkor accredited po ba yung mga pinopromote nila? Dito nyo po malalaman lahat mga idol. At ano po yung mga pagkor accredited? Makikita nyo rin po dito. Kaya ngayon, kayong mga nagko-comment dyan, manood kayo ha. Tapos i-comment nyo uli sa akin yung mga pinagko-comment ninyo. Ipaglaban nyo uli yung idol ninyo. Okay, pagkatapos yung mapanood ito. Dahil kayo nabubulag sa maraming pera, hustle hard, double income, tumutulong sa mga matatanda, nagbibigay ng maraming pera, eh ako daw wala po akong ginawa, o eto, para po sa inyo to. Ginising nyo po ako dyan dahil sa inyong comment. Ngayon, masusupalpal kayo dito. Hindi naman daw po namimilit yung mga online streamer. Hindi naman daw po namimilit yung mga content creator, lalong-lalo na po yung bumotivate sa kanila mga content. At eto pa mga lodi, may paalala lang naman daw po sa bata. Eto po yung pinaka dahilan ko bakit po laging napupuruhan po dito si Yalu. Sana po maintindihan ninyo, kasi siguro yung iba dyan mga bata pa lang, wala pang mga anak na below 21 years old, eh natuto na po mag online casino dahil po sa kanila. Manood kayong mabuti ha, baka sa susunod, eh sabihin nyo, ay tama pala si Peps TV. Kapag nabalita na po sa buong mundo na ang Pilipinas po eh number one sa pinakalulung po sa online casino. O eto, panoorin nyo mabuti ha, dahil nga daw po, meron po silang ganto sa kanilang mga online streaming o sa kanilang mga content. Etong minalago ko, hindi po to pambata. Pang 21 years old and above to. At di ko kayo iniingganyong laguin to, tandaan nyo to. Be responsible, game responsibility. Ito ay pawang libangan lamang at bet responsibly. Ipusta nyo lang ang kaya nyo mawala. Ipusta nyo ang kaya nyo mawala dahil mawawala po talaga yan. Hindi po kayo mananalo dyan. Bakit ko po nasabi yan at bakit po malakas ang loob ko dito? Dahil nga po, eto pong mga pinagpo-promote nila, eh hindi naman pagkor accredited. Katunay, gusto nyo? Tapos yung mga iba dyan, magsasabing pumuso ka lang, meron po kayong matatanggap na GCash. Lalong-lalo na po ito si Boy Face Mask o si Boy 450k a day. 3-5 yung pinangsilaw, pero nakita ko po yung comment section, tigwa 100 po yung pinamigay. Hindi ko pa po alam kung totoo pong sa mga nagko-comment po o nagpupuso niya binigay yun ha. Meron lang po tayo nakitang tatlo. Lagi niya pong sinasabi sa kanyang stream, lahat ng namakita ko nagko-comment dito at nagsishare, bibigyan ko ng 500. Pero kahit isang live stream niya mga idol, hindi ko po nakita na namigay po siya sa lahat po na nag-comment doon. Ilang libo ang nagko-comment doon, mamimigay ka ng 500 pesos kada isa? Anak ng tinapay ka. O ngayon, sabihin nyo sa akin ha, tama ba sila? O mali lang talaga ako? Pakialamero ba si Peps TV? O talagang concern lang po ako sa mga kabataan? Wala po akong pakialam sa mga sugarol dyan. Yung mga kabataan po ang aking tinatarget na huwag po sanang malulong dito po sa mga klaseng influencers, content creators, streamer na mga tinitingala ninyo. Okay? Meron pong paalala. Wala naman po akong sinabing hindi sila nagpaalala. Ang malupit lang po kasi dyan, nagpaalala ka sa umpisa, pero sa kalagitnaan ng paglaluro nyo, i-share nyo tong video ko at makakatanggap kayo ng GCash 500, 1,000, 10,000, 20,000. May paalala po sila na mag-share kayo at makita ng sambayan ng Pilipino, menor de edad at kung ano-ano pong mga bata dyan, ang inyong nilalarong online casino.
So dahil dito, mga Lodi, kayo po ang dahilan bakit po ako nagpupursige lalo. Okay? Mga Lodi ha, si Angelo Antalan. Hindi naman po pangit yung kanyang kinomento dito. Idol kita, bro, simulat sa pool, but you think si Yalo wala naman inaapakan. Nilulokong tao. Yung sugal naman eh, nasa tao lang naman yan. I admit, i-skip natin yung part na yon. But content naman ni Yalo is all about business. Wala ko po pinapanganigan sa inyo. Naiintindihan ko po ang sinasabi mo, stop the hate. Mas marami pang scripted na tao. Totoo yan, idol. Wala na pong totoong content sa Pinas. Si Yalo ay nakaka-inspired. Huwag nyo i-hate si Yalo. Yung kay Manong, hayaan nyo lang na i-content niya, di naman daw po nakakatapak ng tao. Okay? Pagkatin lang po natin ito, idol. Isa rin po ko sa naging idolo ni Yalo. Pero nung nakita ko po, idol, kaya nga po nakita nyo, na bumalik po ako sa computer content, pero nung nakita ko, meron po siyang online casino sa ulit, ay doon na po nagsimula ang lahat. Dahil alam nyo po, dito po talaga ako nakilala sa pagpupuna ko po na nagpo-promote ng online casino. Si Wamo, si Awit, sino-sino pa dyan, si Boy Tapang, lahat po sila mga idol. Hindi lang po ito si Yalo. Kaya po hindi ko po matanggap bakit ka nakiisa dyan eh nakaka-motivate ka nga ng mga tao, tapos sa bandang huli, ikaw rin pala ang sisira ng buhay nila. Naintindihan nyo na po ako, idol. Salamat po sa komento mo, idol, at salamat din po at naging idol mo ko kahit minsan. Kahit na po, mga Lodi, hindi nyo po masyadong naiintindihan ang ginagawa ko, nagpapasalamat din po ako sa inyo. Dahil sinuportahan nyo po minsan ang aking channel. Meron pa nag-comment dito, boss, ba't palagi tinitira yung dalawang Yalo at si K-Rax daw po? Buti nga sila eh, kahit papaano, meron daw po sila natutulungan. Bakit pilit mong hinihila pababa yung dalawa? Kung sa sugal ay problema ka, eh di i-promote ka din. Lods, hindi po ako ganun. Hindi po ako naiinggit sa magkano po yung kinikita nila sa pagpo-promote dyan. Matagal ko na pong sinabi yan, 150,000 po ang pinakamalaking offer sa akin kada video. Hindi ko po pinatos yan dahil nga po sa pinaglalaban ko na wag sanang malulong ang mga kabataan natin dito po sa pinopromote o tinitingala nila ang mga content creator. Okay? Diyan sa shop mo, i-content mo, di yun yung puro kaiyak, dalawang nananahimik, di ka pinapatulan, just saying lang, boss. Hindi ako pinapatulan. Pero, darating ang panahon, marirealize nyo yung ginagawa ko. Meron pang isang tokmol na nakiisa naman sa kanya. Kahanap ng kakampi. O nga, inggit. Wala daw po tinatapakan tao yung dalawa. Gumaya lang daw po, inggit lang sa masama sila. Dapat nakulong yung dalawa. Okay? Yung inaalok sa sugal ay sabihin nating masama yun. Nasa tao pa din ang desisyon, mga idol, kung susugal sila o hindi. Ito yung pinaka nakakainis. Nasa tao. Kinukumpara nila yung sarili nila dun po sa mga nakakita ng video. Pare-pareho po ba tayo ng utak na wag po tayo mag-register dun po sa pinopromote nilang online casino? Okay? Hindi, diba? Lalong-lalo na po yung mga bata o dito naman mga Lodi. Kung meron po mga ayaw sa aking content, meron naman pong sumasang-ayon. Kasi sabi po ni M. Dan sa Pugay, Yalo, mantakin mo, puro bata ang laman ng kanyang com shop tapos magpo-promote ng sugal. Yalo, okay ka sana, nagpalamon ka lang sa ka... mo. Hindi ko nasasabihin mga idol ha. Totoo yan. Si K-Rax mga Lodi, bakit ko rin sinatalakay? Mga kabataan, mahilig sa ML. Todo suporta sa kanila. Sa tingin nyo, wala makakita mga kabataan dyan? Okay, eto pa mga Lodi. Dito po talaga ako na ano eh. Okay lang yan, idol. Pagkatapos mo banatan si Yalo, banatan mo din yung GMA kasi nagpo-promote din daw po sila ng sugal. Yung pangkor, banatan mo din, pasimuno ng sugal. O, eto. Eto po talaga ang topic natin dito. About po sa pangkor. Kaya sabi ko po sa kanya, nag-reply, parang mali yung pananaw niya po sa pangkor. Bakit? Eto mga idol ha, uulitin ko lang po ito para sa inyo. Kung ano po talaga ang pangkor. Panoorin po ninyo to. Madali lang naman po talagang malaman kung legit po ba ang online games o online casino na pinopromote nila o hindi. Mag-search lang po kayo sa pangkor mga Lodi. At hanapin nyo po yung regulatory po nila framework. Huwag po kayo maniniwala porket meron pong sticker na nakakabit dyan sa kanilang website na may pangkor accredited. Eh, accredited na nga po talaga sila. O, eto mga Lodi ha. Eto po yung mga provision para po maging accredited po kayo, mga idol. Basahin po natin dito. Sa pagpo-promote po ng online casino, mga idol, dito pa lang malalaman nyo na kung legit o hindi. Hindi po siya pwede i-advertise online, lalo na po may makakapanood na mga minor de edad. Gaya po na mga streamer, sila Yalo, si Kerax, marami pong minor de edad na mga taga-sunod yan. Kaya dito pa lang, sablay na po, kaya lagi ko po silang binabanatan. Sila po'y nakilala sa pag-i-stream ng online games. Mga kabataan po talaga ang unang naging target nila. So ngayon, magtataka kayo bakit sila lagi, mga idol. Ah,
baka hindi nyo po naiintindihan, eh meron pong translator dyan. Kayo na po bahala ang mag-translate kung ano po yung mga bawal sa PagCorp. Kung accredited po sila, eh malalaman nyo po dito kung sinusunod nga po ba talaga nila ito. At bawal na bawal po talaga yung pagpo-promote din dyan na para po talagang totoong ang daling manalo dito. Maging makatotohanan po dapat ang pagpapakita ninyo ng larong ito. Meron po nakikita dyan iba na hindi ko po talaga sinisita dahil nandun po sila, pasok po sila sa advice po o advisory ng PagCorp. So eto na mga idol, yung pinaglalaban ninyo at wala naman po silang tinatapakan tao. Legit po ba talaga yung kanilang pinopromote na online casino? Ito po. Para sa inyong kaalaman, Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR Electronic Gaming License Department as of March 4, 2024, ito po yung mga otorisado mga idol. Ngayon, nyo sabihin sa akin na wala po silang tinatapakang tao, wala silang niloloko kung nandito po talaga yung kanilang pinopromote na online casino. Hindi ko na po babanggitin mga idol. Makikita nyo naman po sa Google. Dahil po bawal po sa akin, baka sabihin pinopromote ko po ito eh. Hindi po mga idol, wala po kayong nakikita dyan na yung pinopromote nila na Aurora Games, Jollibee, Pilbos. Yan po ang babanggitin ko para ma-aware po kayo na hindi po siya kasali dito mga idol. Ito po yung mga legit website accredited po ng PAGCorp. Ngayon, kapag mali ako, banatan nyo ako sa comment section. Tapos kapag tama naman ako, mag-isip-isip na po kayo kung sino po talaga ang pinapanigan ninyo. Mali po ba ang pangalagaan ko ang mga kabataan kahit sa munti kong paalala o talagang idolo nyo lang po sila? Kaya po kahit mali na eh pinagtatakpan nyo pa rin at sinasabi nyo pong naiingit ako at pakalamero ako. Matagal ko na po itong content. Hindi lang po sila ang kinontent ko ng ganito. Nahack lang po ang aking page. 3 months ko po bago pong na-recover ito. Gawa po yan ang pamumuna ko sila at nabulilyaso po ang mga bulastuga nila dito po sa sinasabi niyang legit easy win. Ang daling pumaldo dito mga idol. Hanapin nyo dyan yung sinasabi niyong legit na pangko. Hindi porket may paalala mga lodi, eh okay na po yan. Dahil mga idol, dito pa lang, eh sablay na po sila. Sana po mamulat na kayo sa katotohanan. Hindi po ko inggit. Ako po yung nagsasabi lang po ng totoo sa inyo. Stay safe mga idol and God bless you all. Peace.